Welcome back again dito sa channel natin. Ngayon ang i-share ko naman sa inyo is kung paano mag-ayos ng mga ganitong klase ng weighing scale. So, digital weighing scale ang step by step na gagawin natin ngayon. So kung bago pa lang pala sa ating channel, sana huwag mo kakalimutan mag-like at mag-subscribe. So dito nangyayari sa weighing scale na to, so, wala na talaga siyang totally power kahit na switch off on natin dito. Wala talaga tayong nakukuha. So, ang gagawin natin dito, karamihan ng mga ganitong klase ng weighing scale is mayroong battery. So, titingnan natin yung battery nito kung weak na ba. So, ang mahirap pa dito sa weighing scale na to, yung kanyang charger. So, nawala na rin daw dahil hindi na rin makita. Dahil nung nasira daw ito na hindi na siya gumana, itinabi na lang daw to. Kaya dito natin malalaman kung mabubuhay pa ba natin ito. So gagamitin natin yung battery wire niya. So lagyan natin ito ng voltage regulator. So pero dito eh, gagawin ko dito, titesterin ko na muna kung ano yung nangyari dun sa battery niya. Baka mabuhay pa natin ito. So ang battery niya is yun, meron pa tayong 0.4. So baka mabuhay pa natin ito mamaya. Pero ngayon, ang gagawin muna natin, tanggalin lang muna natin dyan sa wire niya para masupplyan natin nung DC voltage. So, ang kanya nga palang volta is 4.4. So, ayan. 4.4 ampere hours. So, yan yung kanyang capacity ng battery. So, dito tatanggalin natin sa yung mga wire nito. Ayan. Dito natin idadaan yung supply na itimporary natin pa sa ating weighing scale. Kaya tatanggalin lang muna natin itong battery na to. At din masukatan din natin siya nang wala rin siyang wire para mas maganda yung pagkuha natin ng battery. And then i-charge na natin kung kinakailangan. So dito kunan muna natin ng wala siyang wire. So, titingnan natin kung nagbago ba o the same pa rin yung voltahe, no? So ayan, no, the same pa rin yung voltahe, hindi nagbago. So dito, tatabi na muna natin. Then kukuha tayo ng voltage regulator. So meron akong voltage regulator dito na dati kong ginawa. So, ito is adjustable, pwede natin ibaba from 12 to 0. So ayan yung voltahe. So ngayon naka 6.2 siya. Bababa natin ng 4.2. Something lang siguro para hindi masyado ano. 4. Ano nakalagay doon is 4. Ngayon 4.9 lagyan natin siya. O mababa pa. So make sure nyo lang yung positive negative hindi magbabaliktad. So, baba pa natin konti. Yun o 4.6. Okay na yan. E ngayon buhayin natin to dito. Iikot ko lang muna. Buhayin natin yung sa kanyang switch kung mabubuhay ba itong ano natin na to. Pag gumana yon, ibig sabihin nandoon lang sa battery, hindi supply lang ang problema natin. So ayan, nakita nyo wala talagang gumana. Di man lang halos gumana yung screen display nya. So, mukha talagang bubuksan natin to. Iangat ko ng konti. So ayan, wala pa rin. Talagang ang problema niya is nasa loob. Bubuksan natin to. So, yung screw niya is nagdidito mismo sa kanyang mga parang stand. So, ayan. So, dito ipapakita ko sa inyo. So, talagang tayo palang nag-open ito dahil tayo palang tatanggal ng seal niya na yan. So, yung warranty seal niya tayo palang nagbukas. So, ito na yung loob ng ating weighing scale. So yung sensor niya pala, wag na wag nyong gagalawin yun, wag nyong hihigpitan yan dahil pag yan ang nagalaw nyo, hindi na yan magiging accurate ang reading. Kaya kung gagalaw kayo, dito lang kayo sa part na to, sa mga wire. And then, dyan sa switch. So yung switch ang unahin natin dito dahil dito nagsisimula yung pagpasok ng power dito sa ating board. Dahil ito rin yung minsan na laging madalas na nagagalaw. Kasi dito natin pinapatayan yung sineswitch on natin yan dito. So ito yung unang-una nating
to troubleshoot kung ano bang nangyari dito, kung ayos pa ba to o kailangan na natin itong palitan. So ayan yung switch niya dito. Tunto natatanggal naman to, madali lang yan. So ayan yung kanyang terminal. So titestirin lang natin yan kung yan is kung mayroon pang resistance o naka-connect pa ba siya. Dito pansinin nyo lang yung ano, yung pag-tester natin ng connection. So ayan, wala tayong na-reading. Ngayon switch on natin pakabila naman, tingnan natin. So wala pa rin. Mukhang nandito sa switch yung ating problema. So ito muna yung una natin to trouble kung ano ba nangyari dito. Then para bago natin masubukan kung nasa switch lang ba yung problema niya. So ang gagawin ko lang dito is tatanggalin ko lang muna tong mga wire nito. Dito tandaan nyo lang kung ano yung nakakunik na natanggal nyo doon sa terminal. Yun din yung ibabalik nyo. Kasi kagaya nito, red and black magkasama na wire. So ibabalik ko lang din na nakaganito. Then yung kabila kasi red lang eh. Then may sikreto dito sa gilid ng lock nya ng ating switch. Pwede mo yan siyang tanggalin dyan. Diyan lang yung sikreto yan, mayroon siyang clip. So ito kung meron kayong pambili, pwede naman kayong bumili ng bago. Pwede nyo nang palitan yan ng bago para hindi na kayo maghirap. Pero kung wala kayong makunan o malayuan pa kayo, so may diskarte pa yan. Ikutin nyo lang tong gilid na to. Yan, may lock naman yan dyan. Then doon sa kabila meron din yan. So yan. Dito dandaan lang yung pinaka ano na yung ingatan nyo kasi may spring yan sa loob. So kahit huwag nyo nang papakailaman yan. So ito makikita nyo na yung contact ng ating switch. So ayan lang yung contact ng switch natin. Then makikita natin dyan sa loob yung terminal kung anong dapat natin gawin dyan. Kung gawin yung ganitong diskarte. Ayan nakita nyo yung pinaka contact nya is kinalawang na. Yun o. So ang gagawin lang natin dyan sa terminal na yan, lilinisan lang natin yan gamit lang ang ating maliit na flat screw. So kikiskisin lang natin yan hanggang sa maibalik natin yung kintab nya, matanggal natin yung kalawang. Pwede rin pagkatapos dito lagyan nyo ng langis o kung anong meron kayo dyan na para hindi siya kakalawangin. Yan lang yung diskarte na ginagawa ko dyan. So ito nalinis na natin ng maayos. Make sure nyo na wala na yung mga ano, yung mga kalawang-kalawang niya para maganda yung pagkakapit ulit ng contact natin o yung pagkadikit niya. So ayan. Then pwede na natin tong ibalik kung okay na yung ano. Pero before doon, linisin din natin yung isa, yung ito. Yan, baka meron siyang dumi. Pwede yan siyang linisin din ng konti lang naman yan dahil hindi naman yan kinakalawang stainless yan eh. Then pwede na natin siyang ibalik. Make sure nyo lang dun sa guide nung sa ating switch is may papasok nyo. And then yan yung pinakagilid na yan. And then mas maganda gumapit kayo. Palit na dulo nung tester natin kasi yung dulo nyan madali lang siya isundot. So make sure lang na maipantay natin doon yung guide nya sa switch na yan. Then para maibalik natin ng maayos. So ayan, ibalik na natin siya ng nasa guide. Pwede na natin ibalik yung kanyang spring and then make sure kayo na tama yung pagkatanggal at kakabit nyo ng ano na to, ng button. So ito siya, titestirin na natin. Ayan. So may pansin nyo dyan, wala siyang resistance. So ngayon, i-on natin. So yun, nakita nyo. So connected na siya dun sa ating contact. So ulitin natin. Kanina, naka-on siya. Ngayon, i-off muna natin. Naka-off siya, then on. So yun. So ayos na yung ating switch. Ganun lang natin siya. Kasimple, nilinis lang natin then restore ulit natin siya. So, kung meron kayo naman kayo pambili na nahihirapan kayo gawin yun, bumili na lang kayo. Pero kung wala talaga, pwede nyo namang sundan yung ginawa ko.
So dito yung pagkakabit ng wire kanina, sinasabi ko na dapat tama rin na hindi siya maghiwalay. Kasi baka mamaya hindi rin gumana yung ginawa nyo once na nagkahiwa-hiwalay yung wire. Kasi kagaya niyan, may red na siya, may black pa siya ng wire na magkasama. So lagi nyo lang yung tatandaan na hindi dapat magkahiwalay. So ito yung babalik ko na. Ito na, naikabit na natin. Ngayon ang gagawin natin dito, magte-testing na tayo. So, gagamitin natin kanina yung linya ng battery na dinaanan. So ito yung dalawa na yan. Diyan natin idadaan yung yung ginamit natin kanina ng voltage regulator. So yan, i-clip lang natin yan doon. Then makikita na natin kung ano nang mangyayari kung may switch on na natin yung ating ginawa. So yung ginawa nating switch, kung magagana na ba siya. So ayun. So gumana siya. Yan, nakita nyo na. Bumalik na, nag-0-0 na siya. So ibig sabihin, nandito lang sa problema niyan sa switch. Then ngayon, ito gagawa natin ng paraan. Yan, sa symbol ko na siya. Binalik ko lang ng tama pagkalagay kanina. Pero ang problema natin, wala tayong battery. So ang gagawin natin dito sa battery na to, dahil mababagsak yung voltahe niya. Ito lang ginagawa ko dyan. Dahil maliit lang naman siya. Sina-charge lang natin ng ganyan dyan. So babalikan na natin ito ng mga ilang minuto kung po pwede na ba siya para matest nga natin. So yun, after siguro mga 30 minutes. So i-off natin siya. So yan, nakita nyo mayroong 4.6. So yan yung pinaka-supply nung battery natin. Then pwede na natin ito testingan. So dito, ikabit ko lang yung kanyang battery. Ito hindi naman itong malakas sa battery, yung mga ganitong klase ng weighing scale. Kaya ang gagawin na lang natin dyan sa ano na yan. So maghahanap tayo ng pwede natin ipamalit na charger. So yun na lang naman yung magiging problema natin doon. Pero ngayon, nakita nyo naman, napagana natin siya na ibalik na natin yung buhay niya. So mayroon akong tip sa inyo para masabi na calibrated ba yung inyong timbangan kagaya nito. So kung nakita niyo yan, mayroon siyang 260. Dapat bawat kanto, pare-pareho yan ng sukat. Yun, sana mayroon kayong natutunan sa ginawa nating video kung paano mag-troubleshoot. At kung bago pa lang pala kayo sa ating channel, sana wag nyo kakalimutan mag-like dito sa ginawa nating video at mag-subscribe sa channel natin. So yun lang naman. Stay safe, everyone.